May tanong si Sir Ernesto Navarro. Sabi niya, Sir, may idea ka ba kung ilang tubo ang magandang maibaon para makakuha ng magandang tubig? So sa Valenzuela siya, actually my recommendation is punta ka ng Commonwealth. Meron po doon office ang NWRB, ang National Water Resource Board. Pwede kayong makakuha ng data doon kung anong klaseng water ang pwede nyong gamitin. Yun ang paggawa ng proper, no? Proper. Pero kung gusto mo naman, kung medyo ayaw mong pumunta doon sa mga opisina na kagaya ng NWRB, pwede ka naman mag-survey. Okay. Ang survey na ginagawa natin, yung mga kapitbahay natin, pwede natin tanungin kung gaano lalim yung tubo na ibinaon nila sa mga areas. So, yun ay isang tip lang naman. Pero ang pinaka-proper way to find the right fresh water sa area ninyo is go to NWRB or NIA, get a water permit. Yun po ang una dapat na ginagawa ng mga nagdi-drill. So I'm encouraging everyone, yung mga driller po natin na gumagawa ng mga tubig na poso, kumuha kayo ng report galing sa NWRB para naman po yung data ay tama yung ibigay natin sa ating mga kliyente. At the same time, ang kagandahan po niyan, hindi natin masisira ang resources natin. And then, ano po ba yung mga reason bakit nasisira yung mga natural resources natin? Ito ang main reason bakit nagkakaroon tayo ng mga brackish water sa mga area, although we meron tayong mga freshwater na aquifer sa ilalim. So, ang main reason po talaga is yung mga contractor ng mga poso natin, yung gumagawa ng deep well, ang talagang goal nila is siyempre makakuha ng project na malalim ang pagkakabaon. Yun ang talaga yun. So siyempre kapag mas malalim ang baon, mas malaki ang bayad, mas malaki ang income nila. But hindi nila nakikita yung downside na yun. Kasi pag napasobra yung lalim ng tubo na yun, pwede mong masundot yung tiyatawag nating salt water o tiyatawag nating brackish water na yung medyo sea level na yung nakukuha natin. So pag nangyari po yun, maalat yung tubig na lalabas. At sadly, merong mga contractor, kung minsan, hindi ko naman nila lahat, no? There are some contractors na ginagawa nila, after drilling the pipe on the ground, huhugutin nila yon. Pag hinugot nila yon, what do you think? Di ba aakyat na ngayon yung tubig alat sa taas? O di pag umakyat yung tubig alat sa taas, ano mangyayari? Yung fresh water ninyo and the salt water, magsasama yon. So basically ang mangyayari po niyan, masisira na yung mga aquifer niyo sa ibabaw. So huwag kayong magtataka bakit, Sir Alfred, bakit dito sa Bulacan wala naman ditong dagat na malapit eh? Bakit maalat yung tubig? Kasi nga malalim ang baon. Bakit sa Marilao, Bukawe, Balagtas, ba't ang papangit ng tubig na nakukuha diyan? Wala namang tubig alat masyado diyan. Wala naman kayo sa malapit sa dagat. Ang nangyayari po kasi, yun nga po. Malalim masyado yung pagkakadrill. Sa survey ko po, no, based on my experience, from lugar namin sa Bulacan, sa Bustos, hindi maalat ang tubig dyan. Kahit gano'ng pakalalim ang ibaon mo kasi medyo bulubundukin yung lugar. Tibagan, hindi maalat yan. Okay? Pagdating mo ng Bunga, Bunga Mayor, Tanawan, hindi pa rin masyado maalat. Okay? Pero, ito ang catch nyan. Pag umabot ka na ng Bukawe, ayan, Bukawe, some part of Balagtas, Marilao, yun doon sa mga part na, Valenzuela. There are some part in Valenzuela, but sa Valenzuela, medyo okay pa yung tubig doon. Yun po yung mga areas na napansin ko, madami pong mga brackish water. Ano ba yung brackish water? Brackish water po, ito po yung mixture ng fresh water and salt water. Pag nag-mix po yun, tatawagin po natin brackish water, yung tubig na yun. So it's a kind of water na actually, hindi na po siya pleasant inumin. Kapag po ang driller natin sinabi, yung isang pirasong tubo o dalawang pirasong tubo, malabo yung lumalabas. It's okay. Okay? Guys, ito ang tip ko sa inyo. Hindi na baling maglinis kayo ng tubig na malabo. Kasi yung turbidity, yung okay, yung malabo na tubig, no, kulay ka, kahit kulay kape pa yan, mabuhangin, makalawang, madali lang tanggalin yon, mapakadaling dinisin po nun. Ang pinakamahirap tanggalin po is yung salt water. Kaya po mahirap tanggalin yon kasi masyado maliit na yung molecule ng yung salty water. Kaya po ang nangyayari, medyo nahihirapan talaga yung mga RO system. Sir Alfred, ano bang magandang klaseng tubig ang pwede kong magamit? For me, ganito. Sa deep well drilling po, hindi ko mo deep well na sinabi, deep well na. There are different kinds of pumps na pwede mong gamitin dyan. You can use the shallow pump, you can use the deep well pump. Magkaiba yon. Iba pa rin yung submersible pump. Pag sinabing submersible pump, ayun yung pump unuhulog mo sa ilalim ng lupa. Tapos siya mismo yung mag-aakit ng tubig papataas. Iyon yung submersible pump. Pag sinabi mong deep well pump, ayun naman yung mga pump na kayang humigop up to 50 feet
up to 60 feet kaya pa i-convert. So, ibig sabihin, dalawa na po yung butas nun. Isang sanction at isang pushing force. So, ang mangyayari, yung isang pwersa, tutulak na yung tubig pababa, and then yung isang pwersa, iaangat niya. Ayun yung tatawag na deep well pump, then lalabas ngayon sa tangke. So, ganun po yung gumagana. Ang shallow pump naman po, hihigupin lang niya, and then that's it. That's the final product. So, that's a different kind of method. Na different din po ang pag-i-install. So, sa mga water refilling station po kasi, requirement po na i-report ninyo yung design na ginawa nyo sa drilling. Gaano kalalim yon, ilang horsepower yung pump, gaano kalaki yung casing, gaano kalalim yung sanction. Dapat reported. Requirement po yon sa water refilling station permit. Even yung mga kinabit nyo dun sa building, electrical, flow diagram, ng machines, lahat po yon required po yon. So it should be reported.